Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Adbiyento, ipinapakilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbiyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaaalala naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang misyon ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo, ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang mataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy
upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga sa kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysaya ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang magsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niyong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula lang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpo ang kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Amat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain at magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagdiligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati mo naman katabi mo, magandang umaga. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang pinuno ng isang malawak na lupain. Itong pinunong ito ay itinuturing na hari ng lahat. At hindi lang basta hari, kundi isang matalinong hari. Isang araw, bilang paghahanda sa darating na kapistahan, pinatawag ng hari ang lahat ng kanyang mga alipin. Dahil mayroon siyang gustong mangyari. Handa na ang palasyo para sa kapistahan. Nailabas na ang lahat ng dekorasyon. Hinahanda na ang mga pagkaing iluluto. Hinanda na rin ang kanyang isusuot. Pero meron siyang gusto pang mangyari. At nagpahanap siya ng isang mahiwagang singsing. Itong singsing na ito, gusto niya ang sinumang tumingin na malungkot, magiging masaya. At ang sinumang tumingin malungkot, no? Ay, ang sinumang tumingin masaya, magiging malungkot. No? Yung malungkot, pag tinignan ng singsing, magiging masaya. Yung masaya, pag tinignan ng singsing, magiging malungkot. Ma, kakaiba din tong haring ito, no? Nagbubulong-bulungan yung mga alipin. San tayo makakahanap ng ganong singsing? At dahil gustong mapasaya ang hari
ng isang tapat na alipin, dali-dali itong pumunta sa bayan at naghanap noong mahiwagang singsing. Pinuntahan niya ang lahat ng tindahan, ngunit wala siyang nakitang mahiwagang singsing. Sinuyod niya ang lahat ng mga alahera, ngunit wala siyang nabiling mahiwagang singsing. Malapit na ang kapistahan, wala pa rin siyang nakikitang mahiwagang singsing. Kaya naman, unti-unting nawawalan siya ng pag-asa. Unti-unti siyang nalulungkot dahil pati siya hindi niya mahanap ang gusto ng hari. Dahil desperado, pumunta ang tapat na alipin sa isang gumagawa ng singsing, gumagawa ng alahas. Nais niyang magpagawa na lang ng singsing. Pero tinanong niya yung silversmith o yung gumagawa ng alahas kung meron ka bang mahiwagang singsing na kung sino mang tumingin nito na masaya, magiging malungkot. O kung malungkot, magiging masaya. Pumunta ang gumagawa ng singsing sa kanyang eskaparate at kinuha ang isang tansong singsing. Sa singsing na iyon, mayroong nakaukit na sulat. Inabot ng nagtitinda o gumagawa ng alahas sa tapat na alipin ang singsing. Nang mabasa ito ng tapat na alipin, noong siya'y malungkot, bigla siyang napangiti. Agad tumakbo ang alipin at dinala ang singsing sa mahal na hari. Noong mga panahon na yon, malayo pa lang nakangiti na ang mahal na hari sapagkat nakita niya mayroong dalang singsing yung tapat na alipin. Inabot ng tapat na alipin ang singsing sa mahal na hari. Pagkakita ng mahal na hari sa singsing at pagkabasa niya sa nakaukit, biglang nawala ang kanyang ngiti. Alam niyo po kung anong nakasulat? Tanungin niyo ako. Alam niyo po kung anong nakasulat? Ang nakasulat sa singsing, kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng panahon ng Adbiyento o panahon ng pagdating. Kaya naman, tayong lahat ay inaanyayahan na maghanda dahil mayroong dadating. At ito ay walang iba kundi ang kapanganakan ni Jesus o ang Kapaskuhan. Dadating ang Kapaskuhan. Kaya tayo ay dapat maghanda. Kaya naman tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa kung paano maghanda sa pagdating ni Jesus. Sabihin mo nga, maghanda. Sa ating ebanghelyo, si Juan Bautista ay nagtuturo ng paghahanda ng buhay. Sabihin mo nga, paghahanda ng buhay. Hindi lang ng bahay. Paghahanda ng buhay. Yung paghahanda ng bahay, hindi na kailangang ituro. Alam na natin ito. Pero ang paanyaya ni Juan Bautista, maghanda ng buhay. Para kay Juan, ang dapat nating ihanda
sa pagdating ni Jesus ay ang ating buhay. Sabi niya, ating tuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang bako-bako. Kung ang ating buhay ay puro pangangaliwa, hindi diretso at paliku-liko, ang nais ni Jesus na dapat nating gawin ay ituwid ito. Yung pangangaliwa mo, ituwid mo. Para maituwid ang pangangaliwa, imbes na umuwi sa kaliwa, umuwi sa diretso, umuwi sa asawa, dahil hindi makakarating ang Diyos sa ating buhay kung ang buhay natin ay puro liku-liko. Kung ang buhay natin ay hindi diretso. Ganun din kung ang buhay natin ay puno ng kagaspangan o bako-bako, kailangan natin itong patagin para ang sino mang dumaan o dadating sa ating buhay, hindi madadapa, hindi masasaktan, hindi mahihirapan. Kung ang buhay natin ay walang bako-bako, hindi magaspang, ang sino mang pumunta sa atin, diretso. Pero, realidad na mahirap maghanda kung ang isang tao ay may pinagdadaanan. Mahirap maghanda para sa isang pagsusulit kung ikaw ay puno ng problema. Mahirap maghanda para sa isang pagdiriwang o okasyon kung ikaw ay namatayan, kung ikaw ay nawalan, o kung ikaw ay nasasaktan. Mahirap maghanda sa isang magandang buhay kung ikaw ay walang hanap buhay. Mahirap maging masaya kung ikaw ay nasasaktan. Pero magandang paalala sa atin, magandang ipaalala natin sa ating mga sarili, kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Sabi mo sa sarili mo, kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Sabi nga, daanan lang, huwag tambayan. At ito yung pinapaalala sa atin ng unang pagbasa. Ang sabi ng unang pagbasa, hubarin ang lambong ng pagluluksa at isuot ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. May lungkot ang ating buhay, pero mayroong ningning ang Diyos. Hubarin mo yung lungkot, isuot mo yung ningning ng Diyos. Ibalabal ang kanyang katwiran at iputong sa ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Ibig sabihin lang nito, may dahilan para magsaya at hindi lang magluksa dahil dadating si Jesus na ating Diyos. Kaya nga, naririnig niyo yung kasabihan, Jesus is the reason for the season. Si Jesus ang dahilan ng ating pagdiriwang. Bawat isa ay may pinagdadaanan. Pero ano't ano paman, tayo pa rin ay inaanyayahan na maghanda sa ating buhay, hindi lang ng ating bahay. Dahil dadating si Jesus na may dalang pag-asa at kasiyahan. Kaya't ipaalala sa sarili, sa mga may pinagdadaanan, kahit ano pa yan, ang lahat
ay lilipas. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba nating sambitin sa bawat panalangin kasabay ng pagdiriwang ng Pambansang Linggo para sa mga may AIDS. Ating sambitin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng ating simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa ating pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay
sa pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapukunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya."
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa'yo dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka sa gipin. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.